My name is Desiree Joy Valencia Pahati, the owner and the founder of The Hungry Pita. So today, I will give you a tour to our humble office, to our store, and sa commissary to show you how we made our products. And also, I will give you some business tips para naman doon sa mga katulad namin na gusto mag-start ng business. So now, andito tayo sa lobby ng aming office. Usually, dito nag-iit tayo yung ating mga client. And sometimes, pag may mga i-interview kami mga crew or some of admins, ito yung waiting area namin. And this one is our replica. Yung product ng ating mga, replica ng ating mga product. So that one is our delectable, burrito, shawarma, quesadilla, and pita chips. Tara, pasok tayo dito sa ating office. Okay, ibibenta ko yung mga admin natin. So, welcome to Hungry Pita office. And gusto ko ma-meet nyo ang ating mga admin. So, with me, here's Miss Elsie, our finance and accounting. And hi, Miss Mites. She's our HR. And Miss Dean, our admin assistant. And Miss Naika and Kat, our sales and marketing, and Miss Jen, my EA. So this one, our conference. Usually dito, pag may mga meeting kami with the boards, and pag may contract signing, dito namin yan ginagawa. So, here naman is my office. I'm a civil engineering student. So 5 years yon, but naka 4 years lang ako because naging mommy ako agad. So from there, kailangan namin i-buhayan, of course, yung family namin. Kaya nag-start up kami ng business. We started at year 2018. But in shawarma business, we've been almost 10 years. And we started as Cadison Shawarma year 2012. Here in Malolos, Bulacan, and then year 2018, we rebrand and launched The Hungry Pita. Then 2019, we opened our business into franchising. Why we rebrand? Kasi napakahalaga sa isang negosyo yung branding. So before Cadison Shawarma, named after my son, Addison, and may mga suki naman, but hindi enticing yung logo, yung name, yung look ng store. That's why years after, after ma-develop din ni husband ko yung product, saka kami nag-come up na mag-rebrand noong year 2018. Para rin mas mag-expand yung business. Lahat naman to hindi planado eh. So, syempre, 19 years old ako noon. Ang plano ko talaga is maging bank teller. Magbilang ako ng maraming pera. But nangyari sa akin is nagbibilang ako kung enough ba yung pera namin para makabili ng milk ng anak namin. That's why kailangan nag-online seller ako. And then yung business, yung husband ko naging bridal car driver. And then kulang pa rin yung income. Kaya kailangan namin mag-open ng isang negosyo. So dun kami nag-start ng shawarma business. Because comfort food namin yon nung mag-boyfriend pa lang kami. So bago kami mag-date, bibili muna kami ng shawarma. My husband, Giancarlo Pahati, the president of Utawa Corporation. At siya lang naman ang nag-develop ng lahat ng product ni Hungry Pita. Yes. So, nasa kanya ang secret recipe. No, nagba-bridal car driver ako sa isang event coordinator. Na yun, pag may wedding every Saturday, doon lumalabas ako, nag-drive ako ng bridal car. Since 18 years old ako hanggang 24 years old, nagba-bridal car driver ako. Almost 6 years. Yun.
So, nag-stop siya maging bridal car driver because nag-online seller nga ako and then naging maganda naman, naging maayos yung online selling business namin. Kaya, nag-stop siya kasi kinailangan na rin namin pagtulungan yung business namin. Mm-hmm. So, lahat binenta ko na. Bags, slippers, even wall clocks, nag-export ako. And what else? Mga damit. Kasi pioneer online seller naman kasi ako noon. Nasabay ako noon sa pag-boom ng pag-online. So, yun. But habang nag-online sell ako, hindi naman niya tinigilan yung shawarma. Kasi nga, out of his ego, of course, kasi bilang lalaki gusto niya kasi talaga siya dapat yung nakakapag-provide ng, nakakapag-generate ng maganda. But yun nga, since yung Cadison shawarma is hindi ganun nga, as I mentioned earlier, hindi ganun kaganda, or I mean, enticing yung look niya, but product-wise, ano talaga, kasi siya talaga yung nagtitimplaw eh. So, we decided, nung year 2018, na magsama na lang kami sa isang negosyo. Kasi, yun naman talaga yung plano ni God eh. Yung mag-asawa, kailangan nasa isang negosyo lang. Or, isa lang yung pinag, magkasama kami sa lahat ng bagay. So, that's the time na nag-stop ako mag-online sell. Ang talent niya is magluto. Ang talent ko naman is sa marketing. So, year 2018, nag-launch kami ng, ano, ng The Hungry Tita. Every 7 a.m., gigising ako, kahit puyat, pupunta lang ako ng palengke para mamili ng karne, gulay, flour. Ayun, para akong, ano, Bombay. Marami kong kargang mga paninda para lang, ano, masustain yung isang araw. Mas kinabukasan, gagawin ko ulit yun. Ayun. Siya yung magtitimpla, siya yung gagawa ng pita bread, magbimix ng, magmamarinate ng karne, siya rin yung gagawa ng sauce, tapos itatakbo niya yun sa store. Sa para hapon, pag wala namang naka-duty, ako naman ang ju-duty. Siya rin yung ju-duty. So, one-month team siya noon. Nag-start sa gabi, ako pa mag-inventory. Oo nga pala, yun, sa gabi din. Noong time kasi na yun, kontento na kami kung ano meron kami. Sabi ko nga, kasi ang tao, pagka naghanap, malalaman niya na talaga may kulang. But yung time na yun, happy naman ako kung ano meron kami. Kumbaga nag-e-enjoy kami. Kung lahat kasi bago yun eh. Lahat yes. First time sa amin. So, ine-enjoy lang. Ine-enjoy lang namin. But then, syempre, lahat naman tayo nangangarap. Pero hindi namin ito plinano. Mm-hmm. Hindi ito talaga yung malinaw na pangarap namin before. So, ako gusto ko mag-abroad talaga. Gusto ko mag-barko. Kaya nag-HRM ako. Ayun. So, nung napangasawa ko siya, sabi ko parang hindi niya tabuo yung loob kung mag-ibang bansa kasi growin mo, 6 months ako mawawala tapos maiiwanan ko yung mag-ina ko. Parang hindi ko kaya ng ganun. Sabi ko, okay na ako. Sige, bridal car driver na lang ako. Tapos sabi ko, at least kasama ko silang pamilya ko. Yan, so 19 years old ako noon. Ang plano ko talaga, ang gusto ko talagang gawin noon is maging bank teller nga. But nung nabuntis ako, totally life-changing yun eh. Even yung perspective ko sa buhay na iba na. Kung before, puro para sa akin, ngayon hindi eh. Paano ba talaga namin mabubuhay yung anak namin? Paano namin mapapag-aral pag laki-laki? So hanggang sa sumubok lang ako mag-online selling, tapos natutuwa ako. Kumikita ako ng 500 or 1,000 per day, may ganun palang kita. So syempre, as 19 years old, di ba, malaki yung amount na yun. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang na may ganito palang negosyo sa paghabang mag-online sell ka na sa bahay ka lang, mahabol ka ng anak mo, makakabenta ka. So, iyon yung ikinatuwa ko noon before. So, kaya sa sinabi nga niya na hindi naman totally yung nahirapan na to the point na wala kaming makain. Kumbaga, nag-e-enjoy kami kung nasan kami noon. Siguro, dahil na rin Christian, alam niyo yung ano, contentment, napakahalaga kasi noon eh. So, kasi kung hindi, ang dami mong hahanapin. Kapag may kakontentuhan ka naman sa buhay, lahat na i-enjoy mo eh. So, pumasok kami nang wala kami totally idea sa ano ba yung franchising business. Hanggang sa, so 2018 nga, nilaunch namin yung Hungry Pita sa Robinson's Malolos. And then, parang 1 week lang, ang dami nagtatarong, gusto daw nila mag-franchise. Eh, sabi namin, ano ba kasi yung franchising? Kasi nga, ako yung cashier. Siya yung gumagawa ng produkto, yung kapatid niya yung nagko-crew. So, nakaipit kami dun eh. Nandun lang kami. So, ang daming interested, magpa-franchise daw sila. Hanggang sa, nag-google ako. Inanong ko kung ano ba yung franchising na yon. Then, may nabalitaan kami na may franchise expo sa Manila. So,
syempre wala pa naman kami enough budget noon para umattend ako ng mga seminars, para magkaroon ng knowledge, ng mga information about franchising business. So ang sabi ko sa kanya, may expo sa Manila, umattend tayo, pero kailangan natin magdamit ng mukha tayong may pera. Kasi mag-a-act tayo doon na mapa-franchise tayo para malaman natin kung paano ba yung tamang approach or paano ba sila nagbebenta ng mga business nila. Ano ba yung franchising na yun? So punta kami doon, tanong-tanong ako, kunwari may pera kami, mapa-franchise kami na. Of course, syempre sa mga competitors namin, doon din kami lumapit. So from there, so DIY naman yung franchising business namin nung nagsisimula kami. Hanggang sa parang wala pang 1 year yung Hungry Pita, nagkaroon kami ng first franchisee here in Calumpit, Bulacan. And then, so 2019 yun, hanggang naka 9 branches na kami nandito sa Bulacan, but nag-pandemic nga. But from there, masaya pa rin kami kasi nagtataka kami kahit pandemic, tuloy-tuloy yung nag-i-inquire ng mga magpa-franchise. Kasi nga, ang kagandahan din sa food business, hindi naman naapektuhan noong pandemic. So, si Hungry Pita, nag-thrive talaga siya during pandemic. We closed the first pandemic year with 21 branches. So, up to date, we have, ilan tayo? 70, we have 70 plus branches all over Luzon as far as Bicol, Ilocos Sur. And ang target naman namin, ang expansion namin, sana makarating din kami ng Visayas and Mindanao. Punta tayo sa baba. Pakita ko sa inyo paano ginagawa yung shawarma. Tara. Tutur ko kayo. So, welcome to the Hungry Pita headquarters here in Malolos, Bulacan. So, syempre ang ating mga suki, mostly mga student. So, hi! Thank you! Thank you mga suki! So, located kami dito sa tapat ng church. And may mga fast food chains din like McDonald's, Chowking. So, yan. Dito tayo ngayon sa store. So, medyo busy lang talaga. Hi! Good afternoon, guys! So we're serving the best tasting Pinoy style shawarma, the one na we maintain the traditional way of beef rotisserie. So pinaprepare namin siya in a way na niro-roast yung beef, yung marinated beef. So alam naman natin, ang mga Pinoy, once na narinig nila yung salitang shawarma, nagpa-pop up sa kanila is yung may makikita silang naka-roast na beef. So minamaintain namin yung traditional way na yun. So that's our shawarma. And we also have quesadilla. Tuna quesadilla, burrito, delectable, and our new product, pitacos, at very affordable price. Our shawarma, you can have our shawarma na starts at 55 pesos, that's our regular size, and then yung large one naman is 65 pesos. Ang target market namin dito is mostly mga 18 to 45 years old. But kapag sa gantong oras, talagang mga students na and young professionals. Our unique selling proposition is having the unique pita variety concept. So aside from shawarma, we also have tuna quesadilla and other products at very affordable price. Nagsimula kami sa 20,000 pesos, pangarap at determination. At ngayon, nakakatuwa na after almost 10 years, nagkaroon na kami ng bahay. Before, nakikita na lang kami. At meron na kami sariling dining table. Nagkaroon na rin kami ng sasakyan at may sariling commissary na rin si Hungry Pita. We have 4 company-owned branches, but total ng branches ni Hungry Pita ngayon is nasa 70 plus as far as Ilocos nga. Meron na rin kaming 4 na lote na nabili dahil kay Hungry Pita. Tapos
Yung commissary namin, kompleto na rin ang machine dahil lumaki na siya. So dati, more on manual kami. So ngayon, naka-machine na yung paggagawa namin ng mga pita bread and other products sa commissary. Sa mga interesadong magnegosyo like us, anyway, here in Philippines naman, as per study, franchising in the Philippines has a success rate of 90%. So, kaya that's why we are very confident and happy na si Hungry Pita is open for franchising. Our package starts at 538,000. So, all-in package naman na yun. So, if you are interested to be part of Team Hungry for Success, you can message us at the Hungry Pita Facebook page. Ayan, nandito tayo sa Hungry Pita Commissary. Tutor ko kayo kung paano namin pre-prepare yung products. Tara! Ngayon, kailangan po natin na maghugas ng kamay bago tayo pumasok sa aming commissary. Para masanitize yung mga kamay. Then, bago tayo pumasok sa aming production, kailangan natin magsuot ng hairnet para walang buhok na malaglag. Yun, tara, pasok tayo. Yan. Dati ang ginagawa namin dyan, handmade lang, puro rolling pin ngayon, naka-machine. Kasi hindi na siya kaya ng handmade kasi dami na naming ginagawang pita breads. Ito yung namin quesadillas. Nasa 8 to 10,000 pita bread ginagawa namin per day. Yan. So kung imamano-mano namin yan, hindi nakakayanin talaga ng ng demand. Yun, tara dito. Ikot ko kayo. Ngayon, dito namin tinitimpla yung pita bread. Dough, salt, lahat ng ingredients namin, dito namin ninahalo. Then, una, tinitimbang muna natin yung mga gagamitin na dried ingredients. Ito. Naka may kilo na siya para madali na namin isalin dito. Tapos, pagkatapos namin haluin dito, ikinuin na namin sa dito kasi kailangan consistent yung timbang niya para pag-prines namin doon, pantay-pantay siya. After nung pa-mix sa mixer, paghahati-hatiin na namin siya into small pieces. Kasi nalagay namin siya sa dough divider. So, pakita namin sa inyo kung paano din yung dough divider. Pinaplat niya yung dough para pagka nilagay nun sa dough divider, pantay-pantay yung timbang niya. So pag ganyan, naglalagay kami ng oil para hindi dumikit doon sa glove at doon sa pad. So, minimake sure nila na as much as possible talaga pantay siya para even din yung yung maging weight at size ng ating mga pita bread. So, alright. So, check natin ngayon dito sa dough divider natin. Kailangan kasi wala ring hangin yung plate. Pagkatapos yan, lalagay namin sa tray.
Then, pagka nalagay na namin sa tray, dadali na natin siya dito sa pita press. Ayan. After nyan, lulutuin na natin sa grater. Ganyan. Pagkatapos dito, i-press. So from pita presser, most likely na half cook na kasi yung mga pita bread natin eh. Then right after that, punta tayo dito kung paano ba niluluto yung pita bread natin. Sa pagluto naman ng pita bread, more on manual pa lang tayo. Kasi doon namin nakita yung mas perfect yung nagiging outcome ng pita bread compare kung gagamit kami ng machine or ng conveyor belt. So for now, ito yung best practice namin ngayon sa pagluluto ng pita bread. Tara! Tara! So, here, katulad din nung traditional way ng beef rotisserie natin, even sa pita bread, more on nasa traditional or more on manual pa din kami. So, if i-flip lang nila, I think mga 3 to 10 seconds lang nakakapagluto na tayo ng pita bread. Ayan. So, sa isang araw, nasa 8 to 10,000 pieces yung naluluto namin pita bread dito. Then after that, so kailangan silang ma-cool down muna, palamigin, and then ipapack, bibilangin, ipapack. And then ready na para i-deliver sa mga store. Before, naghahanap kasi kami ng mga clients na bebentahan ng franchise. But ngayon, nakita namin na nakapag-build na ng market si Hungry Pita nung may mga lumalapit na interested mag-franchise, even kahit wala pa kami ganun kalakas na marketing. So, bukod doon, syempre mas kailangan din namin i-upgrade yung production namin. Like nung nabanggit nga kanina na from manual to machine na yung paggawa ng mga pita bread namin. And next natin yung quesadillas, yung isa sa best-selling product ng Hungry Pita. Pakita namin kung paano namin ginagawa. So, this one naman, sobrang... easy lang naman gawin yung quesadilla natin. So, imimix lang yung 2 kinds of cheese. So, ayan. That's our quesadilla. And then, after that, ipo-fold lang, ipapack, and then ready na rin i-deliver sa mga store. So, nag-start kami sa production, yung unahin natin yung lugar na iba nakikita na kami. So, nakikibakuran din kami. Doon kami nagsimula na isang table. Doon siya nagagawa ng pita bread. Siya rin yung nag-rolling pin. Hanggang sa nung tumaas ng konti yung demand ng mga produkto, nag-hire na siya ng mga tao na makakatulong sa kanya sa paggawa ng pita bread and the other products. So, nagdagdag din ng table hanggang sa nung yung demand is kinailangan na talaga namin mag-provide ng isang commissary. That's the time na nakapag
invest na rin kami ng lupa at mapatayo itong komisary para mas maging maayos yung production ni Hungry Pita. So from manual at to machine naman na yung paggagawa ng pita bread natin ngayon. Nung dumadami na yung mga franchise, hindi kami agad bumili ng mga like bahay agad, yung mga gamit na gusto namin, sasakyan agad. So ginamit muna namin yung kinikita namin for investment para mas mapalaki yung negosyo. So yung mga franchise fee yung kinikita namin doon, unti-unti, nag-start nga kami maka-invest ng lupa ng, hanggang sa mapatayo, mag-construct ng commissary. And ayan, yung mga machines na rin namin. Three words, sige. Of course, prayer, faith, at pinakamalaga, hard work. Hindi naman basta mananalangin ka lang at wala kang gagawin, mag-iintay ka ng biyaya. So samahan natin ito ng hard work. In a way na business plan din. Hindi yung basta gusto mo lang, magpapakapagod ka lang sa wala. So mas better mag-ready kayo, mag-provide kayo ng business plan nyo. So sa planning naman, of course, expect din na sometimes hindi mo naman mamimit lahat. But kung ano yung resources na meron ka, yun muna yung pagganahin mo sa negosyo nyo. At hayaan natin na yung negosyo yung magsasabi sa atin kung kailan tayo kailangan magdagdag or mag-invest pa ng mga kailangan niya para mas lumaki at mas gumanda yung process, bumilis yung process ng business nyo. Sa case namin, kung kailan kami nag-decide na kailangan na natin mag-add ng machine, nung nahihirapan na yung mga namin, yung mga staff, hindi na kaya maisupply lahat ng demands ng ating mga franchise. So, try and try until you succeed. So, though ang cliche niya ha, pero totoo siya, it really works. Kasi, huwag tayong mahiya. Ano pag nagkamali tayo, iisipin natin yung iisipin ng iba na ano ba yan, palpak naman yung lahat ng ginagawa mo. So, for us, kahit kami magkamali, okay, sige, let's move forward. Natuto tayo dun sa pagkakamali na yun. Then, let's keep moving forward. Invest in yourself and invest sa mga people na makakasama mo. Kasi, huwag din mahihiyang, of course, magtanong. Kasi, hindi naman natin alam lahat eh. So, for us, nag-invest kami sa mga tao. Ngayon, meron na kaming consultant. At hindi rin kami nahihiyang i-correct. So, that's it. Kasi para mag-grow ka, kailangan din malaman mo ba kung tama ba or hindi yung ginagawa mo. And if mali man yun, matuto ka. And then, tulad ng sinasabi ko, move forward lang tayo lagi. Since hindi nga kasi kami naging empleyado, siguro kung paano mag-manage ng mga tao. Ayun, up to now, yun pa rin yung question ko. Hindi ko pa rin siya 100% nasasagot. So kung paano mo sila papakisamahan, kung ano ba yung mga kailangan namin i-provide for them. But sila talaga, sabi nga namin, hindi namin kaya kung wala sila eh. Hindi namin mararating, hindi magiging successful yung company kung wala yung mga tao na tumutulong sa amin. Like dito, kumbaga ito nga yung backbone ng ating business, yung sa ating mga staff. So sila talaga nagpa-provide ng ating mga produkto. So we're very thankful naman and grateful na meron kaming tao ngayon na mga nakakasama para sa negosyo namin. Every time kasi na nahihirapan na kami mag-decide, laging ganito na lang. Okay, kunwari tayo yung nandun. Ano ba yung mararamdaman natin? Ano ba yung mga kailangan talaga natin? At saka, nagli-listen kami sa kung ano yung kailangan nila, sa kung ano yung mga opinion nila, yung mga suggestions nila, pinapahalagahan din namin. Iyon yung isa sa natutunan namin kung paano namin sila makakasama ng mas mahaba, mas matagal. Isang question namin is paano ma-sustain yung business? Kasi ang business na stagnant, walang growth, ang next na nun, pababa. So, kailangan mag-isip kami kung paano namin siya patataasin. Kahit gradual lang. Yun. Kasi pagka naabot mo na yung peak, ang next na nun magiging plateau. At ng next na nun, pababa na. So, pinag-iisipan namin kung paano namin gagawin yung puro paangat lang at masustain namin yung nasa taas. We're very happy naman na magmula nung nag-start si Hungry Pita. Talagang na-enjoy at nakikita namin kung paano siya patuloy na nag-grow. We're very overwhelmed sa lahat ng sa nangyayari doon sa negosyo namin. Continuous yung pag-grow niya. Kaya nga, ang target namin for the year 2023 is magkaroon kami ng total of 150 stores. Mm-hmm. Doon tayo sa mid-section. Tara. Yung ginagamit natin tubig dito ay dumadaan sa filtration. Ayan. Kaya nakakasiguro kami na malinis yung water na ginagamit natin.
sa pagtimpla ng ating pita bread. At dito tayo ngayon sa kung saan ginagawa yung ating mga meat. So dito natin ginagawa yung mga karne. Dito natin minamarinate. Hindi tayo pwedeng pumasok kasi makakontaminate itong karne natin. So pwede naman natin silipin dito. Dito, yung meat kasi natin is imported. So, dito namin pinaprocess. Una, pinachop muna namin and then pinalilit namin into pieces. And then, ginaground namin doon. After we ground, we marinate na tapos we pack na agad. Diretso ano na siya, diretso repa. Yan. So after repa na natin dyan, dadali na natin siya agad sa cold storage. Dito natin lalagay. Ngayon. Ngayon, ipapasok na natin siya sa cold storage. Ayan. Ito ang ating cold storage. Diyan namin siya pinatatagal ng 2 araw para mag-yelo. After nan, saka namin pagka-yelong-yelo na siya, i-release na namin sa mga franchisee. As of now, meron na kami dito ang 10,000 ton na stock kasi nire-ready namin for December. Yun. Sige, pasok. Wow. Nasa 10,000 tons yung ano namin dito stock. 10,000 pieces ng ganito. Mm-hmm. Meron kami kasi critical level. Pag naabot na namin yung critical level, nagpapa-deliver na agad ako ng meat. Imported yung mga meat na ginagamit natin from Brazil, Australia. Ayun, ini-import natin sa ibang bansa. Walang shortage. Basta ang ginagawa ko, ahead of time, umu-order na agad ako ng tapos nagda-down na agad ako ng partial para ma-reserve na sa akin. Ayun. For future plans, so, ang gusto nga sana namin is tinatarget namin ang Visayas and Mindanao at to have 150 stores sa end ng year 2023. Sa ganitong business kasi yung customer satisfaction yung pinakamahalaga rin. So, that's why as much as possible, ini-empower namin yung mga staff namin, lalong-lalo na yung mga crew. Kasi sila talaga yung nagde-deliver ng product sa ating mga customers eh. So, laging sinasabi namin, yung customer satisfaction yung lagi natin pakaingatan. Kasi from there, talagang yung word of mouth, dun sa kanila manggagaling kung okay ba yung mga product na nare-receive nila. So, very proud naman kami na
i-consider na namin yung negosyo namin na successful kasi we started talaga as wala, as from scratch. So ngayon may mga ganito na kami, may mga commissariat, may mga stores na. So nakakonsider namin na yung negosyo namin is successful naman. Siguro dun sa mga nagpaplanong magnegosyo. So una, kailangan masaya kayo sa gagawin nyo. Kailangan mag-enjoy kayo kasi para lumabas yung full potential nyo. At hanggat maaari, focus kayo dun sa ginagawa nyo. And pinakamahalaga, syempre, yung prayer and faith natin. Kasi tayo yung nagpaplano, ba't si God yung magpapatupad ng mga plano natin sa buhay. Pressure kasi kailangan ng mga tao yan. So pagka wala ang pressure, ang isang tao, wala siyang growth. Pressure helps you to grow and to develop yourself. Sa business natin, maihal tulad ko siya sa isang bisikleta na we need to exert effort para mag-move forward. Yun. I'm inviting you to try our products. We're located here at Bulacan. At meron din kami sa Manila, sa Recto, Isitan, at Mandaluyong, at iba pa. At sa mga interesado na magnegosyo, if you want to be part of Team Hungry for Success, you can visit our website at www.thehungrypitaph.com.